reklamo? Eh, sinong pa ka na nagkakapasok dito sa Mahiwagang Gubat? Paano ka nakapasok? Nakapasok ang paano? Dito sa loob ng Mahiwagang Gubat, ay sinong pa ka nang hindi makakapasok? Akala ninyo, pero nag-endo na. Nag-end of contract na. Mas lakas na ngayon ang pagkailihan ko. Sakim, hinuli kami. Hinuli kami na itong dalawang tungkol. Wala kaming gabos. Pero para kaming nakagabos. Hindi ninyo makuha kayamanan na Mahiwagang Gubat. Ang kayamanan na Mahiwagang Gubat ay hindi ninyo makukuha. Bakwala ninyo, mahalaga ko. Hindi. Utos sa amin ang mga may kapangyarihan na Mahiwagang Gubat na dakpin sila. Hindi. Dakpin sila ay utos sa amin ang mga may kapangyarihan sa Mahiwagang Gubat. Huwag ninyo ang gagalitin. Bakwala ninyo, mahalaga ko. Hindi. Hindi. Hindi namin sila papakawalan. Makakawalan namin sila. Ay, hindi. Walang kayamanan. Walang kayamanan? Sabi mo na sila,
silang nasakim at galing. Kaya mayroong mayaman at may hirap sa daigdig ng tao. Pare-pareho silang mga galing at sakim. Nagoyo niya tayo! Pinagtripan niya tayo! At nilakas lang ninyo ang mga puro ng buhay. Ikasaan niyo ang pagdiri, mapanira at walang pagundangan. Ang nasa puso ninyo lamang ay paghahangal. Kasi nga, hinahanap namin ang kayamanan na nasa ilalim daw ng puno ng buhay. Hindi namin alam na wala namang palang kayamanan. Mga hangal! Ang puno ng buhay ang siyang totoong kayamanan at pinatay ninyo ang mga tao kayamanan na may bagong gubat. Bakit pa kailangan ang puno ng buhay? Para sa tao? Para magpatuloy ang hiwagan ng gubat? Tao, itinapon ninyo ako sa mundo ng tao. Mga taong nabubuhay sa kasakiman at panlalamang sa kapwa. Mga bata pa lamang iyan, ngunit dala na nila ang kasama ng tao. Sila ang mga salo. Sila ang lilipol sa sarili nilang lahi. Hindi lamang may huwagong gubat sisirain nila. Sisirain nila ang buong daigdig. Ang pahiwag ng gubat ay likha para sa kapakan ng tao. Ito ang pinakaugat ng lahat ng buhay. Hindi pinaalam ngayon ng mahiwagang gubat sa tao upang hindi naman pagkasana ng masama ng tao. Ano ang nalaman na parusa sa kasalanan tinawa ng tatlong batang ito? Ano ang parusong akmas kailang palapas ng anan? Kamatayan! Kamatayan! Kamatayan para sa kumimasok at kapustahan! Kamatayan! Kamatayan! Kamatayan lamang ang narapat na parusa! Kamatayan para sa tatlong maslim? Bakit parang napakabigat naman yata? Tututo lang, Edmitan! Tututo lang tao sa parusa kay pinatong sa kangalan ng tao. Kailangan lang naman na may paunawa sa mga batang ito kung ano ang kanilang pagkakamaling nagawa. Nang sa gayon, hindi na nalang ulitin pa ang kanilang pagkakamali. Talagang hindi sila makakaulit. Minsan na nilang nilabas na ang mahiwagang gubat. Siniraan nila ang mga puno ng buhay. At minsan lang maaaring mangyari ang ganoon. Minsan lamang. At dahil dyan, ang buong kalikasan ay masisira at mamamatay. Minsan lamang at walang pagkakataon, iyan ay maulit pa. Huwag ninyo kami patayin! Mga bata lang naman kami! Mga bata lamang, tao kayong maliliit ang katawan, ngunit malalaki ang kasakiman at kasamaan na sa inyong isip at kaluluwa. Mahirap lang kasi kami! Mahirap kami kaya hinahanap namin ang kayamanan! Kami makuha ang kayamanan, tapos hindi na kami talaga mabalik dito, please man! Tama lang, walang kapalala kausapan! Dahil sa ginawa ng mga bata, ang pagsira sa mga puno ng buhay, mawawala ng tubig ang mga ilog, bukal, at sapa. Ang tanging tubig na matitira ay tubig alat. Maging ang ulan ay maging maalat, mamamatay ang mga halaman. At dahil sa mamamatay ang mga halaman, mamamatay din ang mga kulisap, ang mga ibon at iba pang mga hayop. Sa mga gubat, para lalo na sa mga syudad, malalaso ng hangin. Ano ba? Ang tubig ang ugat ng buhay. Sa tubig nagsimula lahat ng buhay. Unti-unting mamamatay ang mga tao. Ang buong mundo, kapag namatay ang mahiwagang gubat, wala nang kinabukasan ng tao. Naranasan na bending ng mga hong-hong-hong-hong-hong? Darating na ang oras ng papatay ng mga tao upang makinom lamang kahit isang lago. Walang matitirang mataba. Lahat ng tao mukhang mga buto-buto. Mukhang mga bulalo. At sa buto, ang buha ang hindi ninyo matatagalan. Hindi na po pwedeng mabuhay uli ang mga puno ng buhay na sinira namin? Oo nga, para hindi na mangyari ang nakakatakot na pagkauhaw at kagutuman. May maaaring gawin. Ngunit kailangan ng isang pag-aalay, isang dakilang pag-aalay. Ano po hindi ka sabihin? Kailangan may tatlong tao mag-aalay ng buhay. Nang sa gayon, higit na marami pa ang magpatuloy. Kahit kamatayan ang hato sa inyong tatlo, hindi pa rin may babalik ang buhay ng mga puro ng buhay na sila ninyo. Papatuloy pa rin ang lagim na babalat sa buong mundo. Unti-unti gagapang ang kamatayan, magdaramat ang kalikasan. Ayoko pang mamatay! Lalo kasi gusto mo kasi ng mga kayamanan, kaya yan! Kasi ang kayamanan, nasaan? Wala kang kasalanan! Ang pagkagaling ninyo ang ugat ng pagkakamali ninyong hahantong
nakabukasan ang buong mundo at nakasalalim sa pagkasilan ng mga puno ng buhay. Nakagagawa ng tatlong tao, kahit pagbata lang sila, ang kasamaan at kasakiman ng tao, ang natural ng kasamaan ng tao, ang ugat na lahat ng ito, ang kanilang kasakiman at pagkagahaman. Tatlong tao lang ang kailangan kusulog na magkaloob ng buhay at mahalangan na atreya ng buong mundo at muling magkakapuloy ng Mahiwagang Gubat. Bakit pangalan ang puno ng buhay para sa tao? Pabayanan yung mali po lang mga tao, iyan. Kung mayroong pagkakamali, iyan na ang tao. Tatlong tao ang makasloob na iaalay. Yung pagkakaloob ang sariling buhay. Meron pa bang ganyan? Maraming pagkakataon lang na mayroong nagbuwis ng buhay para magkaroon ng pagkakataon na mabuhay ang mas marami. Ngunit, sino ang nagbigay pahalaga sa kanilang mga pag-aalay? Bilang niyo ako, bilang isa. Tata Mermi. Huwag kayo! Ako ang nag-iisang itong tao pinayagang makapasok dito sa Mahiwagang Gubat. Marapat lamang nabigyan kong halaga ang pag-aalong ito. Kailangan mabawasan na ang sumurong panghangad sa tao. Ngayon, ako rin ang ibilang ninyo. Ako'y kalahating tao rin sa pamamagitan ng aking ama. Ang erpitanyo, tatanggapin ang Mahiwagang Gubat ang aking pag-aalay. Kailangan ko tuloy ang huwag at paggalak dito sa mga puno ng buhay. May pagkakataon pa rin sana ang tao. Ako rin po! Ibilang ninyo! Sasama ko sa pag-aalay! Biloy! Huwag! Mamamatay ka! Hindi! Tutan! Bobo ako. Eh, di ba? Sabi ng teacher natin, bobo ako. Kahit ang nanay at tatay ko, sabi, bobo ako. So, okay lang. Mawawala ng isang bobo sa mundo. At ang magtutuloy ang buhay. Kahit sinabi nilang bobo talaga ako, ang bobong ito ang magtatuga sa hindi kasalanan natin na ito. Kung ganyan, sapat na ang bilang ng mga mag-aalay. Huwag kayong mag-aalala. Sa pagbabalik ng buhay ng mga puno ng buhay, mananatili ang bahagi ng kailang pumasa. Kaya naman, dalawang batay sa silad ng sumpa ng Mahiwagang Gubat, ang sumpa ng mamaliw. Ano po yun? Mamamatay din po ba kami? Walang maniniwala sa masasabihin ninyo. Tuturing kayong mabaliw sa may kapatid ninyo. Walang totoong Mahiwagang Gubat. Walang. Puno ng buhay. Ikaw naman sa Kim ay babawian ng lahat ng payanihan. Mananatili ka sa mga hanggan ng Mahiwagang Gubat. Isang bagay na katatakutan at iiwasan ng mga tao maliligaw. Ikaw ang magiging dahilan upang pangilagan at katakutan ang mga gubat ng dilim at mapanglaw. Wala naman talagang kasalanan. Ginatungan ko lang ang kasama ng tao. Ayaw mong maniwala. Ang taong gusto niyong alagaan ang kapakanan ng totoo ugat ng kasalanan. Kaya ginala ko sila dito sa Mahiwagang Gubat. Gusto kong malipol na ang tao sa pamamagitan sa pagpatay sa mga puno ng buhay. Hindi magbabago ang tao. Magpapatuloy sila sa kanilang kasakiman at kasamaan.